dahil napaliligiran ng tubig ang Cebu, hindi nakatakatakang marami sa kanilang ipinagmamalaking pagkain ay gawa sa seafood. Gaya na lang ng kainang ito sa Cebu City kung saan tampok nila ang fresh catch of the day. Gaya ng crabs, scallops, at iba pang seafood, all served in one platter. Aba, may hahanapin ka pa bang iba? So yung parilla po nagsimula noong February 2015, which is owned po by the Urbina family. Yung talagang passion po ng family is really to showcase yung authentic na pagluto ng mga pagkain, lalong-lalo na po dito sa Cebu. Ang unang seafood bestseller na ipatitikim nila sa akin, ang recipe nila ng crabs in gata and duwaw. Sa isang kawa, pakukuluan muna ang gata. Saka ilalagay ang duwaw o luyang dilaw sa bisaya. Hahayaan lang magkulay dilaw ang gata na siyang magiging sauce nito. Pagkatapos ilagay na ang steamed crabs. Hahaluin lang hanggang manuot ang sauce sa alimango. Para pambalanse lang lasa, titimplahan ito ng asin at paminta. Lalagyan din ng onion leeks at siling berde. Saglit munang tatanggalin ang crabs at para sa dagdag na linamnam ng sauce, lalagyan din ito ng binating itlog under low heat. Kapag naluto na ang ginawang sauce, aba, ready to serve na ang crabs in gata and duwaw. Wow. So juicy. Ay, panalo. Ang sarap, guys. Mag-ingat lang kayo, mga kolesterol nyo, guys, ha? Pero, wow. It's really good. Panalo. Excited na ba kayong ipagpatuloy ang seafood overload food trip natin, mga kapuso? Ang seafood dish na susunod nating lalagdakan, baked scallops ng Parilla Restaurant. Simple lang naman daw ang sangkap nito. Fresh scallops at ang secret recipe nila ng cheese sauce. Ipapahid lang ang kanilang cheese sauce at isasalang sa oven sa loob ng 15 to 20 minutes. Voila! Cheesy and creamy baked scallops. Wow! Hanep! Mahilig ako sa oysters, Rockefeller. Pero, akalain mo, pwede rin pala siya sa scallops? Ang sarap kasi mismo nung scallops dahil alam mong fresh siya. Tapos may butter, cheese, garlic. Oh, wow. It's really good. Last but definitely not the least, all the seafood goodness of Cebu, tinodo na! Squid, check! Hipon, check! Clams, check! At crabs, check na check! Yan lang naman ang laman ng ibinabandera nilang seafood platter. Magkahiwalay na pakukuluan ng crabs at ang hipon. Ang halaan naman para makadagdag sa lasa, isasangkot siya muna sa bawang at sibuyas. Bago ito pakuluan para lumambot ang laman. Ang white squid o nokus sa Cebuano, saglit lang na isusugba o iihawin para hindi ito kumunat. Ilalagay ang lahat ng seafood sa malaking plato and there you have it! Busog na ang mga mata, pati na rin ang inyong sikmura kapag natikman ang kanilang seafood platter. Ngayon, tikman naman natin itong iba pang seafood platter. So dito pala sa Cebu, gusto ang tawag nila dito. Tapos itong bilog-bilog ay lato. Good. Lasang dagat. Iba talaga kapag fresh yung seafood. Alam mo kaagad na it's perfectly cooked kasi hindi mahirap balatan yung shrimp. Pag hindi ito fresh, hindi mo magagawa to yung gaganyanin mo siya tapos masira na yan siya dito.
Very good. Titikman ko talaga lahat. Ito naman yung, sorry po, nagkamay na ako. Ito yung halaan nila na ang laki. Minsan natatakot akong kumain ng halaan kasi may aftertaste siya, pero ito, wala siyang aftertaste. It's just really, really good. Okay. Ay, fresh siya talaga, oh. Tingnan mo, iba talaga kapag primera klase yung crab. Ang dali-dali niyang buksan. It's very good. May manamis-namis na flavor siya. Parang subtle na tamis. Lahat talaga ng seafood na alam mo nandito na. Meron din silang squid. Mmm. Okay. Para naman sa mga meat lovers dyan, Cebu hears ya! Perfect na perfect ngayong malamig pa rin ang simoy ng hangin ang ibinibida nilang beef dish. Saluhan mo pa ng mainit na sabaw. Naku! Pihado matatakam kayong tikman ang bulalo version ng mga Cebuano, ang putsero. Ang Abuhan Restaurant, almost 50 years nang naghahain ng putsero. Ang recipe nila ng putsero ay minanapa ng mga kasalukuyang may-ari sa kanilang mga lolo at lola. Ipapakita sa atin ni Chef Ellie kung paano nila inihahanda ang kanilang espesyal na putsero. May tawag sa amin ito ay beef putsero. Sa ibang lugar ay bulalo. Pinukuluan natin ng 4 oras sa hinang apoy. The putsero comes from the name of the pot. It's a big iron pot, putserohan. So our putsero, our bulalo, got to be called putsero, hindi bulalo. Tsaka yung aming putsero may gulay. After to 30 to 45 minutes, tanggalin natin yung takip. Tanggalin natin yung kung ano yung scum. Ang scum ay tinatawag namin dito na sibo. Sibo sa putsero. Kapag malambot na ang karne, titimplahan lang ito ng asin. Pinakalas, ito ay white pepper. Ready to eat na. Ang napalambot na karne ng baka, lalagyan ng bamboo shoots o labong, repolyo, at nilagang mais. Saka bubuhusan ng mainit na sabaw. Perfect talaga sa malamig na panahon ngayon. Presenting Potsero ng Cebu.